pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang Salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito, may isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang Kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang Kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko pong kayo'y mahigpit," aniya, "gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo, masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala,
kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa araw na ito, ang Sabado, unang araw ng Setyembre. Kaya welcome po sa bear months, di ba? Yung sinasabi natin yung mga Pilipino, pag may bear na ay malapit-lapit na tayo sa katapusan ng taon, ay para bang gustong-gusto na nating bumati ng Merry Christmas sa isa't isa. Ngunit bago po tayo dumating doon, ay tingnan po muna natin ang habang meron pa tayong mga apat na buwan hanggang matapos ang taon, isang magandang paalala actually ang ating ebanghelyo ngayon. Ito po ang talinhaga ng mga talino, kung saan sinabi ng Panginoon na ang mga tao at mga alipin nitong isang master na ito ay binigyan ng iba-ibang klase ng talino. Merong mas marami, merong mas konti. Ngunit in the end, pagdating sa accounting, nais na Panginoon na ang lahat ay nagamit ang kanilang talino, ang ipinagkaloob sa kanila para ibalik sa Panginoon. Ganun din po sa atin. Alam niyo po, isang magandang truism o isang katotohanan tungkol sa ating mga tao ay no one is perfectly, has absolutely everything, and no one is absolutely has nothing. Lahat po tayo ay hindi perpekto, ngunit lahat po tayo ay pinagkalooban din naman ng kanya-kanyang uri ng talino. Ang tanong nga po lang dito ay kung papaano natin ginagamit ang mga talino at kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? May kasabihan din po, use it or lose it. Use it or lose it. Kapag hindi natin ginamit ang ating talino at ang mga kakayahan, ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, masasayang lamang po ito. Isa pang tunay na ano yan, kahit sa katawan, atrophy. Ang mga doktora may tinatawag na atrophy. Kapag daw po yung mga matagal nang nakahiga dahil sa karamdaman o sa sakit, yung mga nasa ospital o yung mga paralisado sa kanilang mga higaan, ay kapag hindi daw po ginagamit yung ating muscles, yan daw po ay natutunaw, nawawala at nawawalan ng lakas. Kaya nga daw po, sabi nila, yung ating mga muscles sa katawan, kailangan ginagamit palagi yan. Exercise, physical therapy natin para hindi mawalan ng lakas. Ganun din po, di ba, sa ating mga utak, sa brain. Kapag daw yan ay hindi natin in-exercise, mas lalo tayong magiging makalimutin. Kaya nga po, ganun din po sa mga nakatatanda na medyo nagiging makakalimutin na. No? Mahalaga po na yan ay i-exercise din natin. Kaya gamitin po natin yan sa pamagitan ng pagbabasa, pagsusulat, o kaya crossword puzzles. Para nang sa ganun, na-exercise yung mga cells at mga nerves sa ating utak para hindi mawawala. Kaya sabi nga nila, if you don't use it, you will lose it. Ganun din po sa mga talinong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay sana po gamitin natin yan sa mabuti at yung nakakatulong sa kapwa, hindi lamang yung pangsarili. Kung ang lahat ng ating kakayanan, para bang pangsarili lamang, medyo hindi po siya aligned sa intensyon na ibinigay ng Panginoon. Ang ating talino, lakas at kakayahan, tulad ng panahon, time. Ang time po ay parang talent din po yan. No, kapag hindi natin ginamit ng mabuti, ay mawawala ng mawawala, masasayang ng masasayang, at walang mangyayari sa mga panahong ipinagkaloob sa atin. So, anuman pong kakayanan at talino at panahon na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin yan para sa kanyang ikapupuri, para sa kanyang kaharian, para sa kanyang mga anak, para sa ating kapwa. At sa ganun po, ang ating pong hope ay kapag tayo dumating na sa harapan ng Panginoon, ng ating Master, ay masasabi natin, Lord, pinagkalooban niyo po ako ng limang talino, naririto po, dinoble ko, naging sampo.
At nawa po ang ating mga panahon at kakayanan ay makatulong para sa ating kapwa. Amen.